Daniela, magandang gabi. Cashless transaction nga ang gusto ng susunod na administrasyon sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nangangailangan. Nabulaga ang lahat na magpatupad ng lockdown sa buong bansa nitong 2020 dahil sa epekto ng COVID-19. Dahil bawal lumabas ng bahay noong mga panahong iyon, ayuda mula sa pamahalaan ang naging sandala ng marami. Ang problema, ang mahabang pila sa pagkuha ng cash aid dahil sa banta na maging super spreader event ang mga ito. Sa pag-upo ni President-elect Bongbong Marcos, electronic o cashless na pamamahagi ng tulong ang unang utos niya sa DSWD. Yes sir, yun ho yung instruction ho ng Pangulo. Yun yung papasok na Pangulo na digitalize yung pagbibigay ng ayuda. Gusto niya na mabilis. Hindi na po mag-aantay ang mga kababayan natin. Din pa ni Tulfo na siyang DSWD Secretary ni BBM, agarang deployment ng tulong sa mga nangangailangan ang gustong mangyari ng susunod na presidente. Ang gusto po ni President-elect Marcos, bago pa magbukas, kung kunwari tumama yung bagyo ngayong umaga, mamayang tanghali kung po pwede kumakain na sila. Kung may sunog ngayon, nagkasunog ng 4 a.m., dapat alas 8 kumakain na yung mga tao dahil nasunugan. May mga medyo malinis na nadamit, may mga tuyo na nadamit. Yun ang gusto ng papasok na Pangulo. Balak rin daw ni Tulfo na magtayo ng quick response teams para agad-agad na makapagbigay ng ayuda. Gagawa rin daw ng paraan ng BBM administration na magbigay ng masustansyang ayuda. Hindi lamang yung mga nakagawi ang delata, noodles at iba pang canned goods bilang paunang tulong tuwing panahon ng emergency at kalamidad. Actually, tinitignan ko nga dahil nung may mga nagko-cover din ako, yung may mga military exercise, yung mga Amerikano, nakikita ko yung kanilang meals ready to eat. Masustansya dahil punong-puno ng calories, ibig sabihin ng mga protein. Hindi ka magugutom eh. May mga chicken alaking, may mga ikanga, mga corned beef na bubuksan mo na lang, kainin mo na lang eh. Pero masustansya siya at saka para hindi ka magugutom dahil punong-puno ng calories at protein. So siguro ganun ang gawin natin. Instead of mga sardinas, meron na at pwede pang ishare ng dalawang tao yung isang pakete. Ilalagay mo ganun, yung meals ready to eat. Titignan natin kung sinong company ang pwedeng magbigay niyan. Samantala, sa kabila ng mga puna sa kanyang appointment sa DSWD, narito ang hamon ni Tulfo sa mga nagdududa sa kanyang kakayahan. By May 31, 2023, kung hindi ko pa ho nagagawa yan, eh ako mismo ang bababa sa pwesto para pagbigyan naman, bigyan ng option ng Pangulong Marcos na mamili ng iba na uupo dyan kung hindi ko magawa yung trabaho bilang DSWD Secretary or higitan pa ang mga nagawa po ng mga dating Social Welfare Secretary. Daniela, mula ngayong araw, May 31, 2022 hanggang May 31, 2023, one year yung binigay na deadline ni Erwin Tulfo sa kanyang sarili kung may magagawa ba talaga siya sa DSWD bilang bago nitong pelihim. Si Tulfo, kasama ang lahat ng mga appointees sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, ay sasalang sa CA hearing, confirmation hearing ng Commission on Appointments bago tuluyang makaupo sa kanilang mga pwesto. Para sa Pilipinas kong mahal. Balik sa iyo, Daniela. Maraming salamat, MJ Mundiar, sa detalye ng balita.